Welcome to my YouTube channel at Eden-Tiad/Supermama. Hello, good evening naman po sa ating lahat. Eden Tiad na naman po, bumabate. So ngayon po, ngayong gabi, gusto ko lang po sa inyo pakita dahil nanay po tayo, marami po tayong paraan para po makatulong po tayo sa ating asawa na makapag-save po sa pamamagitan ng pagluluto. So ayan guys, kung naalala nyo, kung nakapanood kayo sa isa kong vlog about sa regalo na practical, so isa ito sa aking regalo last December, ayan po, from Santa Claus. So ito po, meat mincer po siya. So ayan guys, gagawa ako ngayong gabi po, gagawa ako ng turkey longganisa po. So ayan, kasi ito yung meat mincer na to, tatlong klase po ang magagawa natin. Meron po siyang, ano tawag nito, pwede siyang lalabasan. So nakita nyo po, meron siyang funnel. Ito, hindi pa natin nabuksan. Meron siyang funnel para po sa kung ilalagay na po natin yung ating giniling na, yung ano tawag nito, gigiling tayo ng karne at lalagay po natin sa balutan, sa intestine ng ano, ng baboy. So ayan po, eto na po yung funnel niya. Pwede natin po siya dito i-connect, yan dito. Okay, ayan po. So ibababa po natin ito. Ayan, meron po siyang lalagyan. Pwede po natin siya. Pero ngayon po, wala po tayong ano tawag nito, wala po tayong intestine ng baboy na paglalagyan natin longganisa, gawin na lang natin skinless longganisa po na turkey po siya. Turkey. Ang maganda po, pag meron tayong meat mincer, ay makakapili po tayo ng meat kung ano pong gagamitin natin. Meat, it's either beef, pork, chicken, turkey, or whatever po, kung anong gusto natin na meat na pwede nating igiling. So, ayan po siya. Yung ating, bali tatlo po siya, ayan. Pwede po tayong gumawa ng ganito. Ham, sausage, ayan po. Yung gagawin natin longganisa. Pwede din itong minced meat na yung steak. Ayan. At di kaya itong ham. So, ang gagawin po natin ito, skinless turkey longganisa po. Kasi turkey meat meron ako. So, ang gagamitin po natin is yung, ayan, kukunin natin. Ito po, meron po ako yan po. Yay, angkang tights po yan ng turkey. Ayan. So, yan po ang ating igigiling ngayon. So, install po muna natin ang ating gilingan. Dahil sa bago po siya, siyempre, nilinis po muna natin. Ito po yung kanyang, Ayan po. Ito po yung kanyang parts. Ginamit ko po ang kanyang, yung mga, ang hole niya po medyo malaki kasi mas masarap kasi yung medyo meron ka namang ninunguya na karne. So, ayan guys. Install po natin muna. Ayan. So, meron siyang blade. Ayan. Yes, eto. Madali lang naman po siya install. Ayan. Ikot-ikot. Tapos, meron siyang ditong locker. Ayan. 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 Straighten na siya. Tapos, meron siyang ditong tray. Papatong natin yung kanyang tray. Ayan po. So, there you go. So, ready na po ang ating gilingan. So, ayan. So, eto siya. Meron siyang pantulak sa karne dito pag ipinasok na natin yung karne. Ayan, guys. Ipa-plug. Meron po siya palang different kinds of blade. Meron siya ditong parang sa likod. Ayan. Tapos, dito natin nilalagay yung mga blades na dito na pala. So, ayan po, yung different kinds of, yung kung anong gusto mo, kung medyo maliit, yung butas, so, ibig sabihin, maliliit ang karne na lalabas. Tapos, ito, medyo malaki, ayan, small, medium, and large, ayan po siya. Pero, ang gagamitin ko, medyo malaki po, na nalalabasan ng karne para
mas masarap pag medyo kang meron kang ninunguya. So ayan guys, isasaksak na natin. At let's go on grinding. So ayan guys, tanggalin na natin itong cord. Dito po yung cord niya sa baba. Ay. Yan, dito po yung kanyang cord. Madali lang naman po siya ikabit, i-assemble itong meat mincer o di kaya gilingan ng karne. Handin po yung kanyang brand. Hindi naman po ako bumibili ng ito po yung kanyang brand, oh. Ayan. Hindi naman po ako bumibili ng mga mamahalin. Ano naman. Pero minsan-minsan mo rin lang naman ginagamit. So, hindi mo na rin naman kailangan yung mga heavy duty na mga appliances po. So, guys, ayan, nasaksak na natin. Ito po yung so, narinig nyo po. So, ready for Freddy na po tayo. Hiwain po muna natin yung ating karne. Tapos ilalagay po natin dito sa gilingan. So guys, eto na po. Ready na po ang ating karne. Eto po ang ating karne. Ang maganda po dito kasi makakapamili po tayo ng karne kung gaano kadaming taba, kung gaano kakonting taba ang kailangan natin. So tatanggalin po natin itong mga taba-taba. Tapos, igigiling na lang natin yung karne na kailangan natin. So yun guys. Tanggalin natin tong kanyang skin. So, ayan po. Ito na po yung ating karne. Ayan. At mag-uumpisa na po tayo maglagay ng karne dito sa taas. Make sure pala, nahiwain pala maliliit ito para maka-pass through sa butas. Guys, magdadagdag tayo uli ng karne. Ayan. So, practical din po siya. Kasi kahit anong karne, pwede nyo. Pero mas maganda po pag chicken breast. Pag ano, breast po yung gagamitin. Ayan. Magdadagdag tayo uli ng ating karne. Guys. So, madali lang naman po siya gamitin. Ayan. Di po ba? So, makakagawa na ako ng longganisang papi. So, ito na po yung last na ating karne. Di po ba? Praktika lang. Ngayon po, eto na po ang ating giniling na turkey meat or di kaya karne ng pabo. Ayan na po. So, yan na po. Haluan na po natin yan kung anong gusto natin ingredients. Ako po, nag-ready na po ako dito ng daon ng sibuyas at saka garlic po. So, yan po ang aking isa sa hog sa aking longganisa. Ayan. Tapos maglalagay ng asin, powdered black pepper at saka konting asukal po. So, ayan po. Maglalagay po tayo ng konting asin. Ayan. Depende po yan sa panglasa nyo po ano. At saka konting powdered black pepper po. Ang maganda po, pag tayo nag-prepare ng ating sariling pagkain, dahil makukontrol po natin kung gaano kadami ingredients ang ilalagay natin. So, yun po. 1 teaspoon lang po na sugar ang ating ilalagay sa ating longganisa. So, yun guys, haluin na po natin ito at ibababad natin ng for few minutes. Normally po, overnight sana ito. Kaso nga lang, wala na akong oras guys. So, for few minutes lang para mag-absorb lang po yung kanyang mga ingredients. Ayan, especially yung kanyang garlic. Ayan, tapos babalutin na po natin sila sa, ipoform lang po natin sila sa aluminum foil. Tapos yun, lulutuin na po natin. So ayan guys, ito na po ang ating, ayan, hinalong karne ng turkey. Ayan, ready na po siya. At ayan, lulutuin na natin po mamaya. So ayan guys, sana po nakabigay sa inyo ito ng idea kung paano po tayo makagawa ng ating sariling homemade longganisa. Bili po tayo ng ating sariling meat mincer para po makapamili po tayo ng kahit anong klaseng meat ang gusto natin i-mince or igiling po. So ayan guys, mamaya po, ipapakita ko sa inyo ang ready-made na ng ating longganisa, skinless longganisa na 30 po.
So, ayun na po ang lahat na binalot ko na, ano, na ating mga longganisa. Wala po akong plastic wrapper, wala po akong pork intestine na pambalot. So, yun na lang po. Improvise na lang po ako ng aluminum foil. Basta lang po, mabuo ko lang po yung form ng longganisa. Anyways, skinless naman po siya. So, ayun na po ang ating frying pan. At meron po tayong olive oil. Olive oil po ang gagamitin ko na pang frito. Ayan. So, ayan guys. Lalagay po tayo. Unstick pan po, pan meron po tayo. So, ayan guys. Maglalagay lang po tayong konti mantika. Tapos, ilulutuin na po natin ang ating longganisa. Saglit lang po. So guys, ito na po ang ating longganisa. Ayan na po siya. Which is not bad. First time po kong gumawa nito. So, titingnan po natin mamaya ang lasa. So, ayan na po guys ang ating turkey longganisa po. Ayan. Ano po ba? Something unique. So, pwede kang, pag meron kang means na meat mincer, pwede po kayong gumawa ng bola-bola, pwede po kayong gumawa ng kahit anong mga hamonado, ganyan po. So, yan lang po ang sekreto para makagawa po tayo ng something unique. Hindi lang puro po pork po ang ating pwedeng gawin. So, ayan guys. Matatapos na itong lutuin. At ihain na po natin sa mesa with matching salad. Ayan. Ang maganda po dito kasi hindi siya gaanong fatty. Kasi nga turkey lang siya. Tapos, makukontrol po natin ang lasa. Nang kagaya ng mga friends, hindi sila talaga fan ng very sweet, sweet na kagaya ng sa atin na tisino na sweet. So, pwede po natin ma-regulate yung kanyang lasa dahil tayo po ang gumagawa. So, ayan guys, ihahain na po natin to. At susubukan na natin ang ating first time na gawa ng tisino longganisa na turkey po. This is my first time po gumawa ng longganisa. So, ayan guys, hain na po natin ito sa mesa.